kaman ngayon. Dinala ng pagkakataon, nag-iisang humarap sa hamon, at hindi uurong. Kahit nasa malayo ka, saan mang panig ng daigdig, tinig mo'y makakarating. Pakikinggan ang iyong hiling, ang tinig Pinoy, karamay mo. Kahit saan dako ng mundo, isang ngitiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Ugali nating ginagisnan, mula noo'y nagtutulungan. Pilipino ay nagkakaisa, sa ibang bansa ay magkakasama. Isigaw sa buong mundo, nang marinig ang tinig mo. Tinig natin ay pagsasamahin, tagumpay ay magkakambit. Ang tinig Pinoy, karamay mo, kahit saan dako ng mundo. Isang ngitiin, isang hangarin, marinig ang tinig natin. Ugali natin kinagisnan, mula noong nagtutulungan. Pino ay nagkakaisa sa ibang bansa. Good morning mga katinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello, hello sa mga katinig natin sa buong mundo at sa mga katinig natin sa Ottawa, Canada. Ngayon po ay Sabado umaga. Ito po ay atin pong ipi-play ulit sa Tuesday evening, CKCU 93.1 FM, 6 PM to 7 PM. Ako po yung lingkod, Regina Sosing. Hello po mga katinig, ito po ang inyong lingkod, DJ Jerry, at ako po mababati ng isang malamig na umaga mula po dito sa amin sa Ottawa. Alam mo ba, DJ Regina, we are on negative 41 degrees right now in Ottawa. Nakakaingit ka dyan. Celsius. Ayun. Magandang umaga po sa mga taga Canada na negative degrees Celsius. Ang weather. Akala ko dito na ang pinakamalamig. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Canada at magandang hapon po sa mga taga Europe at Saudi Arabia. At magandang gabi po sa mga taga-Pilipinas. Ako po si Lauren, nasa Germany po ako at ang temperature namin ay 4 degrees Celsius. O, diba? At medyo mainit-init sila kumpara sa minus 41 degrees Celsius. Wow, grabe. Medyo parang it's balmy sa inyo ngayon. Hello. Actually, ano yan, negative 31 lang yung kaniyang actual temperature pero yung wind chill niya is negative 41. Ayan. Wow. Parang yung pag sinisipon ka lumabas, pag tulo ng sipon mo, ice na siya. Correct. Ganon. Wow. It's only 5 seconds. Like if you throw a water outside ngayon sa Ottawa, frozen yan. Wow. Frozen yan. Oh, it's like, good to make an experiment. Yung spray, bottle spray, spray mo siya ganon. Yan. Well, makikita mo how it will turn to icicles. Si DJ Charmay, kumusta kayo dyan? DJ Charmay. Mainit kayo dyan sa Dubai. Ano kaya ang panahon sa Dubai ngayon? Ano? Kasi may winter din sila eh. Oh. Malamig sa gabi, di ba? Minsan pero malamig na sa kanila yung mga 12 degrees, yung mga ganun. Parang spray lang sa atin. Your partner, DJ Charmay yata ay sa Bahrain. Bahrain. May ano ba dyan, DJ Charmay? Hindi ko alam kung may winter sa Bahrain. I think sa gabi, may certain month na ang gabi malamig. Mm. So, mga taga Middle East dyan, may winter po ba kayo? Yun ang ating katanungan. Naku, mayroon yata. Mayroon silang winter. Mayroon silang winter. Hindi alam, hindi kasing ano sa atin. Kung sa ours.
Sa akin kinaruroon na naman ngayon, medyo hindi gaanong kainitan so far. Mga siguro 20 degrees Celsius lang. Andito ako sa Orlando, Florida. Oh, wow! Ayan. That's nice. Eto nga eh, sino po ba ang nais sa... Sinong nasa Orlando dyan? Baka nais yung pumunta kay Harry Potter sa Universal Studio. Wala akong mahila. Oy. Mamaya mag-sasabi ako dun eh. Present na kayo sa mga taga-Orlando. Kasi ang Harry Potter, the last time na ako'y nagpunta doon, yung nasa Island of Adventure pa lang sila, gumawa sila ng train. So meron na isang Harry Potter sa kabilang side. So sa Universal Studio na side at saka sa Island of Adventure na side. And you can take the train there. O, diba? Gusto ko maranasan eh. Wala akong mahilang mga bata, manghihiram ako ng bata. Yung mga anak ko malalaki na. Pag yung mga bata, ano na, malalaki na. Yung ayaw na sa Legoland, ayaw na sa... Ayaw na, diba? Mm. Ilang taon lang ang bunso mo? 11. Medyo, pwede mo pa bang mahila? Medyo hindi siya, ano kasi sa mga ganyan, hindi siya masyadong nag-i-enjoy. Mas gusto niya yung more on, ano siya, yung gusto niya mamasyal sa mga lugar-lugar. Oh, that's good. At least namamasyal pa. Kuya Jerry, ang unika iha mo, ilang taon na siya at ano na ang hilig niya ngayon? Is it stages eh? Every year it changes. Ano na siya? 15 going to 16. Eh medyo hindi na. May sariling decision na yun. Parang yung dalagita ko. Ganyan din. Hindi na nga nag-i-stay masyado dito sa bahay. May kaibigan. Hello kay Maru. Kumusta? Kahapon po nakapunta ako sa dagat. I was at Siesta Key and naligo. It's about 3 hours from here. So tawag nito, I'm taking advantage of it habang andi dito pa dahil uuwi din ako eh. Sandali lang din naman ako dito. Ligo habang ligo sa dagat. Babalik ka rin sa negative temperature. Babalik ko lang sa negative. Pero sa Ottawa ngayon, so yung mga nakikinig po ngayon na wala sa Ottawa, ang Ottawa mula this weekend, actually this is the first weekend of our Winter Lude, which is a biggest event in the nation's capital ng Canada. Ito po ay binibisita ng minsan mga 300,000-400,000 people. Sila po ay pumupunta sa Ottawa para sa Winter Lude. So, sa amin po sa Ottawa, ang tinaguri ang the longest skating canal in the world. Kailangan po nila ang weather na ito na minus 30 upang frozen po talaga lahat ang canal na yan. So, marami po, yung sinasabi po nila na sometimes what is not good for you may be good for others. So halimbawa, itong minus 31 na to, hindi good for some people, but for ski resorts, for Winter Lude natin, mahalaga to. Kasi sa Winter Lude po, makikita mo yung mga maraming mga ice sculpture. And they need to really have a cold weather for those sculptures to stay. And yes. Sometimes po nananalo sa mga contest na yan. May contest yan sa ice sculpture. May mga Filipino entries na nananalo. Dito sa certain years na sila po yung nananalo na mga Filipino nating kababayan na sumasali po sa contest na yan. Ano yung si Francis Ting, yung hand pink waving na maraming words na yan? What does it mean? Ano, it's a sticker. It looks like a pink hand waving. Okay, hi! Yan si Kuya Francis. Kuya, maraming salamat sa support. Sana pumasok din siya dito para may kasama din tayo. Pasyalan din pala talaga sa place nyo. Yes po, pasyalan talaga ang Ottawa, Canada. It is the national capital city of the entire Canada. So, pag winter po, Winter Lude, madaming pumupunta dito, maraming mga sports events. Pag spring naman, meron po kami ang sinasabi namin na Tulip Festival. Binibisita po yan ng maraming tao. Parang sa Netherlands here, yes. In Europe. Oo. Actually, doon yan ang galing, yung sa amin dito. Doon yan ang galing sa Netherlands. Ang kwento kasi, noong World War II ba yun or World War I,
yung isa sa kanilang World War II, yung isa sa kanilang prinsesa ay nasa Canada because of the war, di ba? Mm. So they have to declare one, and she has to be born in their country. So they have to declare one part of the hospital, I think, as Netherlands. At doon siya pinanganak. And so as a show of gratitude, the Netherlands royalty always sent us tulips. And that's where the tulips for the tulip festival is. Oh wow, nice to know that. Mm. Sa mga ano yan, sa mga late April to, you know, early May, yung mga tulip festival. Oh, maganda. Dito. Ganun rin dito sa ano, although mayroon din kami dito sa Germany, dito sa Berlin may park din diyan na nagse-celebrate din ng tulip festival, iba-ibang klase. Ang gaganda, yung mga double petal na tulip. Mm-hmm. Oo. Isang May yata sila, May, hindi late na masyado, May, April yata. Mainit na kasi. Oo. So, napag-usapan na natin ang winter, napag-usapan na natin ang spring, dumako naman tayo sa summer. Ang summer po dito ay mag-uumpisa ng June, medyo may kalamigan pa ng konti, but June is also the Philippine Independence Celebration. It is going to be the 125th Philippine Independence Celebration. Tayo po sa Ottawa ay naghahanda na. Ito po ang mga events na atin pong aabutan. There's a concert ni Jaya on June 3. Meron pong picnic on June 11. Ito ay gaganapin sa Capitol Memorial sa 3700 Prince of Wales. So bring your family, bring your friends, and we'll have picnic, barbecue. We will have entertainment. Merong parada ng lechon. And volleyball competition, my chess competition, and just hang out with family and friends in a beautiful, very casual atmosphere po in the picnic. Sa June 12 naman po, the Philippine Independence Day mismo, ay ang flag-raising ceremony sa City Hall ng Ottawa. Usually the mayor of the Ottawa attends this, and usually the Philippine Embassy provides some sort of a breakfast na Pinoy. Wow. And po, maghintay. Itong dapat puntahan ni ni Lawrence at saka ni Francis. June 16, the gala. Bring your gown, bring your tuxedo, Francis, and Kuya Jerry and I will be here. So the gala night for the Philippine Independence is June 16. Ito po ay gaganapin sa Infinity Convention Center. The ticket is $90. That's a sit-down dinner and a formal event. Doors open at 5:30 p.m. Puntahan po kayo. Tapos sa June 25 naman, there's going to be a mass for the Philippine Independence. So if you have any questions about it, the tickets are already out for the gala. Kasi kailangan pong mabayaran ka agad yan at maisubmit kung sino ang mga bumili. Because it is a sit-down dinner, so hindi pwedeng last minute ka darating, wala kang pagkain. Mm-hmm. Ayan. Infinity Center yon, one of the best in Ottawa. Wow. It's very nice. Yes. Yung ticket kaya. Ah! Yung ticket kaya. Yung ticket, hanap namin yung donor ng ticket. Oo. Kaya naman yung ticket. Baka naman may mag-sponsor dyan, sabi ni Miss Charmay. Oh, di ba 6 hours lang yung ang Berlin to Ottawa? Hindi ko naman kailangan ng visa. Baka naman may mga nakikinig dyan, yung mga mayayaman dyan. ipanawagan mo kasi maririnig to sa CQCU 93.1 FM. Oh guys, if you want to see your DJ in Germany, please, I need sponsorship. And the DJ from Bahrain. Yes. And our very special friend from Rome. Yes, our Pope Francis, King MB. Pope Francis. Also our admins from Singapore. Ayun. Pwede po kami mag-perform ni Kuya Francis. Ayun, diba? Libre. Di ba Kuya Francis? Libre? From Bohol. Kinsa kaya ning tanaw karon from Bohol, maadyong buntag gabi idiha sa inyong tanan? Ayan. At sa lagi pong sinasabi ni Kuya Dan na kung naka-Facebook user po kayo, ito lang po yung gagawin nyo. Please allow the StreamYard to your device na para pong maging
lalabas pa yung pangalan ninyo. Kuya Jerry, alam mo, Kuya Dan tells us all the time about that. Pero pag nakita mo talaga yung Facebook Live, yun lang eh, it doesn't tell you about the StreamYard. You just comment and, pag makita mo. Pero pwede po kayong mag, ano yata, mag-comment doon sa mga shared videos kasi shared na yun eh, doon. Pero hindi namin mababasa dito. Mm-mm. Ayun. So, doon lang sa shared video. Paalala po ulit, yung gala, kailangan po mag-reserve ka agad kayo ng ticket at bumili ka agad kayo ng ticket. That's June 16, bago kayo masaraduhan. Because may deadline po, may cut-off. Tapos kung sino lang yung nagbayad, yun lang po ang makaka-attend dahil hindi po to, wala po silang sobrang pagkain. It's a plated. So contact our chairperson of the Philippine Independence Committee of the Ottawa Valley, si Ate Nora Ariola, for the sponsorship. You may contact Kuya Danny Ariola. For communications, media, you contact Lee Rodrigue, and their secretary is Eddie Valliarta. So muli po, kung nais ninyo sumali sa CHESS. Oh, ang Tinig Pinoy ay responsible for the entertainment show. Ayan na nga. Ayan na nga. Kakanta na nga si Francis at saka si Lawrence. So Tinig Pinoy is responsible for putting together the entertainment show in the afternoon at the picnic on June 11. Mark your calendar. Oh, ayan. Do it for me, guys. Regina, Regina, mag-hitbang daw tayo doon. Sana. Ano ko lang kung sino yung si ano Facebook user, siya po si Severino Balatero Galiogo, siya po ay taga Bohol. Asa ka sa Bohol? Have you been to the Chocolate Hills? Lawrence, anong mga province in the Philippines have you been to? Cebu. Okay. Ilocos. Yun lang. Nakabarami. Ikaw kaya, Jerry. Hindi na. Babatiin lang natin itong matagal na nating katinig. Si Medi de la Peña. Oh, ayan. Ito yung original natin dito sa Tinig Pinoy. Medi. Kababayan ko to eh. Alam mo, Lawrence, ang kapatid niya, napakagaling kumanta din, right? Yeah, si... ano ba? Pangalan nun? Yeah, John de la Peña. John de la Peña, yun. May isa pa siyang name. So, nako, so exciting talaga. Kaya magpabook na kayo ng mga gala tickets ninyo. I have some gala tickets and I will not keep it long for me because ayokong mag-abono. So, let me know if you wanna reserve the tickets, we'll reserve it. And yeah, yung donors ng ticket po for... Libre ba yung Tinig Pinoy doon? For Francis, for Lawrence, for Suzanne, Maru, Sonia, and also for Charmaine. Ipadala na rin po. Ayan. At kami rin po, huwag kalimutan yung mga local dito. Uh-oh. Ayan, yung may mga kakayanan mag-sponsor ng ticket dyan, guys. Hindi kailangan ng visa ni Lawrence. Hindi ko kailangan ng visa. Maaring si Kuya Francis kailangan niya ng visa, pero ako hindi ko po kailangan ng visa. Kung ano siya, kung Philippine passport holder siya, kailangan ng visa. Pero Philippine passport holder siya. Pero kung hindi, like you are a German, you have a German passport, yeah. Right, Lawrence? So yeah, so hindi niya kailangan. Si Charmy tumatawa sa atin. Umpisa na pong process ng visa ngayon. Charmy, did you say, anusin mo na. Baka mayroon nakakarinig sa atin dyan, Bekenemen, sabi ng mga Pilipino. Bekenemen, para makarating namin kami sa Canada. Oh, partner. Ihanda mo na yung yung visa mo. Ayan, di ba? Mag-request na ng visa. Mm-hmm. And alam mo, Charmy, Lawrence, tayo ay bumabati ng mga birthdays sa ating CKCU 93.1 FM. Oh. Yung minsan hindi updated yung ating listahan, binabati natin yung mga yumaon na. Last week, binabati ni Kuya Jerry yung auntie ko na yumaon na. Go pa rin. Birthday in heaven. Yes, birthday in heaven. Naalala sila. So that's okay. February na pala ngayon? Oo nga. Yeah. Ang The Feast group namin ay may prayer meeting ng 10 o'clock. So every first Saturday, parang may rosary prayer. Oh. And this is so sorry.
halaka, hindi ko naman pronounce. Yung mga nag-book na yan eh, nagpapa-ingit, umadaan lang. I see them from my window. Medi de la Peña, para saan ang visa, Kuya Jerry or si Ate Jerry Gina? Para sa Ottawa, para makapasyal kayo sa Ottawa for the June celebration. Yeah. Ang Independence Day. O kaya next time, pag 35 years ang Tinig Pinoy, punta kayo dito. Na-miss ni Lawrence ang 30 years eh. So 35 years naman. We celebrate sana, 35 years. Pray for me. Sana matanggap ako, may interview ako sa next week. Oh. So makakapag-ipon ako ng pamasahe ko. Sarili kong pera. Oh. Saan ang interview natin? Sa senior home siya. Okay. Sa kitchen. Ano yan? You love to cook, ano? Okay, Kuya Jerry, batiin natin ang may mga birthdays po sa linggong ito. Busy si Kuya. Okay po, mga katinig. Oh! Maligayang bati sa yan po mga katinig, ako po'y mabati sa ating mga katinig dito sa Ottawa, Canada na nagsiselebrate ng kanilang karawan ngayong linggo mga po, mga katinig. O ayan, at una-una po binabati po natin yung ating mga kababayan dito, yung may tumatawag sa akin. Huwag po muna kayo tumawag dahil naka-undiet po ako. Ito na po ang ating mga nagbe-birthday ngayong linggo. Ayan po mga katinig. Una-una po, binabati ko po yung aking nanay ng February 8, aking tatay February 3, which is ngayon ba? February 3? February 4 kahapon pala. O ayun, at February 2, si Puring De Castro. Ayan po mga katinig. O Gigi Regina. Ayan. Happy birthday. Tony Navarro. Ayan, mga katinig. At February 3, kahapon, si Chris De Castro, Maurice de San Diego, at saka si Libring Serrano. Ayan po, mga katinig. At kayong araw na to ay si Sarah Jones, Ambassador Jose Brillantes. Nandito ba siya? Ayan po, mga katinig. Oh my goodness. Ano yun? At ma-message ko si Amba. February 4, ngayon po. Ngayon, okay. Sige, message ko si Amba. Birthday pala niya. Thank you na lang sa Tinig. Buti na lang may Tinig Pinoy nagpaalala. At February 5, bukas po ay si Erlinda Bradley po mga katinig. At si Agida Susing. Ayan po. That's my sister. Yeah, ni Brau. Gano'n. February 6, Charito Marco, at si Nanay Dading Belda, Armando Panagaw, at saka si Ilin Dulay. Ayan po mga katinig. February 17, si Kea Quebec. Ayan, at saka si February 9, si Ninita Clark, at si Miss Ambassador Tina Benedicto. Ayon po mga katinig. Yan po ang mga katinig natin na nag-celebrate ng kanilang karawan ngayong linggo, mga katinig. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, happy birthday. Si our former Mrs. Ambassador Tina Benedicto is celebrating her birthday in heaven already. She passed away. And tayo po ay... ako nagpapasalamat yan. Alam mo, Lawrence, yung mga katinig natin for the last 30 years, most of them, naka-radio dial na yan. Yung mga radio, naghihintay na yan sila. Pagdating ng 6 o'clock, makikinig na yan sila and binabantayan nila yung mga birthday greetings na yan.
Oo, talaga. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngayong February, ang month ng pag-ibig. Sa inyo po dyan, kung meron kayong mga nice batiin, mga milestones, sabihin nyo lang po. DJ Lawrence, alam mo, may suggestion kanina si admin Susan Crystal J, magpa-blind date daw tayo sa Valentine's. Wow! Oh. May kasagat kaya. Mag-advertise na tayo ngayon. Right! Oh, sinong gusto dyan? Magpa-blind date game tayo. They did that once. I think I could only hear the voices and they have to describe themselves and have to guess who they are. And then I have to pick one. Like three gentlemen, I have to pick one. Yeah. Siyempre, ang kailangan na mag Valentine's date, yung mga single lang, hindi pwedeng may mga asawa. Ay, hindi na tayo kasali. Hindi na tayo dyan. Ito ha, I know you are in Germany at yung mga katinig natin ay sa iba't ibang panig ng mundo, pero nasa Europa ka kasi. Yes. So ito ang suggestion, may tanong dito at hindi ko alam kung anong sasabihin ng mga Canadian at saka Americans. Sabi po, would you be open, this is to Canada and United States, would you be open to the US and Canada having freedom of movement like in the EU? Di ba kayo sa Europe, you can move from one country to the next? Yes. So dito sa amin, Canada is still requires to show passport pag, and to go through the immigration pag ikaw ay pupunta ng US and vice versa. Kayo hindi na, di ba? Wala nang border sa inyo in the Europe? Oo, wala kung German citizen ka, halimbawa ako pupunta sa ano, wala nang ano, wala, hindi ko sa rin kailangan ID. Ng passport. Yung ano ko lang, card ko lang. Mm-hmm. ID card ko lang ang ano, ipapakita ko lang sa airport. Ganun lang, hindi ko na kailangan mag avail pa ng parang passport lang siya, o diba? Did you, Lawrence, within the Eurozone, yung Euro countries? Oh, okay. Yeah. Happy birthday daw sa sister ni Francis na si Annabel Ermac. Happy birthday, Annabel. So seryoso to ha, mga katinig. Napakalaking, there's a lot of benefits, of course, for Canada and even for the U.S., na magkaroon ng freedom of movement between the two countries. Kasi napakalaki po ng border na pinagtatabihan ng US at saka ng Canada. Maraming nag-work sa Canada in the US side and vice versa. The American work in the Canadian side. Kasi yung kanilang border eh, ang border namin minsan, ano lang siya eh, road lang siya eh. Amerika na, ganyan. So I think before 9/11, we can go to the US just using the ID. Naalala ko kasi, before 9/11 or after 9/11, when they started asking Canadians to have a passport, yung anak ko ay hindi namin nakuhanan ng passport yata or nag-expire ang passport niya. Ang nauna muna, passport sa air travel passport. Kung sa land travel ay pwede pa na ID. And eventually, yes, the land and the air travel both require passport. But it wasn't long ago na ID lang kami. It was after 2011. Kasi naabutan ko passport na eh pag tumawid ako doon. Kasi nung wala pang COVID, every year tumatawid kami ng US. Kadalasan yan no, during my birthday. Kahit by land? Yeah. Kahit by car? Kailangan by land po, oo. Hinihingi sa'yo sa border ng pagkakaintindi, passport po. Ang pagkakaintindi ko, ang passport para sa ano, it's sa air. No, by land po, mayroon din. Ay, grabe, parang Berlin. Parang istorya yan nung nahati ang Berlin. Kailangan mong, pag tumawid ka sa east side, kailangan mong ipakita passport mo sa border. Nangyari lang naman to after 9/11 eh. Before that, you can just go through the border using your ID. Siguro naghigpit sila kasi yung ano, dahil dun sa nangyayari. It's miles and miles of border between Canada and America. Yeah, but actually, that's the world's largest border yata, yung Canada-US, o kung hindi ako magkakamali. Sabi ni Francis, lahat ng Schengen.
community members din ang ilang ng visa dito sa Europe, di ba? Yes. So, ang country niyo naman po kasi hindi masyadong malaki, no? Oo, so, hindi siya. Ang Europe hindi naman ganun kalaki. Oo, hindi ganun kalaki. Samantala kami talaga, yes. it's huge. Oo, oo. But there was really, before 9/11, you can move. You have the freedom of movement, I would say, between Canada and the US. Kung ikaw ay Canadian citizen, kung may Canadian passport ka. Yeah. It used to be just ID. Ngayon ako, pati yung anak ko, akala ko eh, maiiwan. And so they were able to go by land, I think. No, hindi, I think. Trinay namin through the immigration kasi family naman kami. At at that time, nag-detect effect pa lang yung kailangan ng passport lahat. Yung mga bata kailangan ng passport. So, I think pinapasok kami kasi nag-uumpisa pa lang noon yung requirement na yun. Ganun at balik. Ganun din pabalik. Although dito sa amin, yung Switzerland, hindi naman kasali sa EU. Pero Schengen community sila, so hindi rin namin kailangan ng ano ng visa papunta doon. How about UK? Hindi ko lang po alam ang I UK. Think Francis said maliban sa UK. Ah, ayan, ito. Wala pong borders dito sa Europe maliban sa UK. Ah, okay. Kailangan ng ano. Maari nga. Mm-hmm. Pero kahit kasi kung, diba nag-exit na sila? Nag-exit sila, diba? Oo, oh, nag-ano sila, Brexit. Like Brexit. Ano ba yan tawag? Yeah. Brexit. Yeah. But I still love to tour in Europe. So sa mga katinig natin dyan, na nice pumunta ng Europe, si Francis po, na lagi nating kasama sa show ni Lawrence, siya po ay tour guide in Europe. He lives in Rome, Italy. Kung nais po ninyo, magtanong lang po kayo sa Tinig Pinoy at meron kayong private tour guide in the name of Francis. Iko-connect po namin kayo kay Kuya Francis. Huwag po kayong mag-alala dahil si Francis po ay dating magpapare. So, mabait. Lumaba siya sa loob ng Church ng Vatican, but he stayed inside the Vatican City. No, I'm just joking. Brexit, yeah. Sa mga katinig natin na nandito po sa Ottawa, sa CKCU 93.1 FM, paghandaan nyo na po. Siguro ngayon hindi kayo aalis upang pumunta sa ating Winterlude Festival. Ang Winterlude naman po ay 3 weeks ito. So kung nais ninyong maghintay na medyo hindi masyadong super lamig, siguro pwede po. I think I have friends who's going to Ottawa to visit. Magandang panahon din for skiing dahil it's crisp. Hindi, Regina. Ngayon, negative 40, pero sa Wednesday ata magpa plus 4. Plus 4 kailan po, kuya? Tuesday or Wednesday, something like yun. That. Ang ano kasi dito sa Ottawa, hindi rin pwede na sobrang warm yung temperature during the Winterlude kasi matutunaw yung mga ice sculpture natin, matutunaw po yung aming kanal. So kailangan talaga namin, pinagdarasal talaga yan ang temperature, kailangan hindi masyadong warmer. Dahil saan naman sila mag-skate kung nalusaw yung ice sa Eh, ito pa yung ano, yung crazy part ng weather dito, ano. Thursday evening, yung temperature namin dito is negative 8, you know. Pagising namin ng Friday morning, ayun na, negative 40 na. I don't know kung paano nangyari yun overnight, anong bumaba siyang ganong kabilis. Hindi naman tumataas ang ganyang temperature dito. May mga pagkakataon din po kami dito na negative 20. Ganyan din, biglang mag-shift siya sa ganung ano na kaya ang tawag ko dito unpredictable ang weather dito sa Berlin. Diyan rin pala this mas lalo pa. Oo. Kaya talagang kontodo po. May winter na ganito, napaka mainit kung tutuusin kung i-compare sa mga nagdaang mga panahon, 4 degrees lang. 4 hindi degrees dapat minus eh. Ang 4 degrees na temperatura is good.
is comfortable. Pero minus 30 degrees Celsius, naku. Masakit sa masakit yan. Kailangan talaga masakit lahat. Masakit pati sa tenga. Lahat nakataktan ka kaya ma-frozen ang katawan mo. Oo, I yung... don't enjoy downhill skiing in minus 30. Minus 5, perfect. 4 degrees, perfect. Minus 30, never mind. Mayroong inisyo po yung Canadian government na ano extreme cold warning na kung pwede lang po na yung mga unnecessary travel o unnecessary outside business ganun, ipagliban po ninyo muna kasi medyo delikado po. Kasi diba mayroon din ano, mayroon ding tinatawag na pag sobrang lamig yung light, ano bang tawag yan, lightning, parang nagpo-produce ng ano, akidlat yata yung sobrang lamig. Parang may napanood akong yung mga nagka-camping sa sobrang lamig. Mayroong parang bulalakaw na napoproduce, hindi ko alam kung paano yung ano na yun. Tapos bigla na lang pumapasok sa mga tent ng mga nagka-camping sa Alaska yata yun. Tapos nasusunog, nagkakaroon sila ng ano, parang nasusunog sila yung parte ng balat nila. Hindi ko alam kung paano nangyayari. Pero may documentation na gano'n. Hindi ko rin lang alam kung totoo yung ano na yun, dokumentasyon na yun. Pero may mga gano'n daw pangyayari dahil sa lamig. Kakaroon ng gano'n. Naku, totoo yan. Dahil kailangan talaga mag-iingat ka. Currently is happening, kung nandito kayo sa Ottawa, happening today is the CAN Nexus 23. Nasa Future Skill Center sila ngayon. So, kung nais ninyo yung mga, it's a Future Skill Center prepares Canadian for future work. Yan siya. So, It's happening currently. Kung kayo po ay nandito sa Ottawa, Canada, nako, pwede nyo pong puntahan yan. We are very interested sa mga nangyayari po na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan. Okay, ito naman po pala paalala sa mga nanasa Ottawa, Canada, ang Danny Nail and Spa. They have another business at sila po ay nangangailangan at nag-hire po sila ng mga workers ngayon. Nag-hire po sila ng driver, mover, cleaner, full-time or part-time. Ito po ang Danny Moving Services. I think your cleaning nila is $25, Kuya Jerry. $25 per hour. Okay, kaya apply na po kayo. Please call Danny at 613-793-5678. That's Danny at 613-793-5678. Hindi ko po alam kung anong rate ng mover or ng driver. Siguro mas mataas yun kasi mas mabigat mas yung mover. Oo. So kung yung iba, nais nilang mag-extra income. This is for extra income. Kasi flexible yung hour mo. Pwede kang susunod sila sa availability mo. So that's Danny po, mga katinig. Thank you very much. Yeah. Ayan po, mayroon na lang po gustong ipa-plug in dito si DJ Charmy. Sa Sunday daw yata sa February 5, mayroon pong Singapore, Bahrain, ano ba ito, DJ Charmy, yung kasama po si Super Mario. Ayan po, Singapore, Bahrain, Philippines, parang PSL Pinoy Star Live. Ayan po, mga katinig. Nice. Oh, good. Diba si Super Mario. Judge natin. Yes. Oo, yung magaling na judge din, si Super Mario, na nasa Singapore, yung nag-dinner ng ano habang nag-judge siya. Sa mga judges natin, si siya with the Red Santiago, remember? Yeah, right? Yes. Oh, magaling na mga to. Oh, diba? Ano sabi ko, anong angas? The angs pala. Angas? Ano yung angas? The angs when you say pala, when you sing. Okay. mayroon pa pag ako nag-judge sa mga dyan sa YouTube pag ano, yung kulang sa projection, sinasabi ko rin, kulang sa libog. Oh, diba? Oh, hindi. Oo nga, ano?
Oh, ganun. Oh, ganun kasi. Siyempre, pag kulang sa projection, kulang sa feeling, kulang sa lipog. Tama nga naman. Taiwan, ha? Ganyan talaga pag ano. Para yung ano rin, hindi naman masyadong seryoso na ano. Pero alam mo, ibang pagkakaintindi ni Francis dyan eh. Sa mga sibuhan, ibig sabihin yan. Ah, oo. Naglibog ko ni mo, oy. Iba sa atin yan. Sa atin yan na Georgina, okay lang, di ba? Kasi parang wala nalito. Wala kaming word na yan. Wala. Ang waray, walang word niyan. But the Tagalog means you are confused. Tagalog po. Tagalog, pangit naman yun. Oo, sa Tagalog. Pero sa amin yan, parang na-confuse ka lang. Pero parang gano'n. Okay, so, I have to tell you something. So noon, hindi ko alam magsibuhano. So, I think we were outside, I think umulan. So may mga puddles, di ba? Yeah. At may konting mud. And yes. So, tumalon ako. Tinalon ko. Pagtalon ko, sabi ko, ay, lagay. Because in Waray noon, mud is lagay. Ah, okay. Pero wag mo sabihin yan sa Cebuano dahil iba yun. Kaya nga. They were Bulano. So nung sinabi ko yun, biglang umasin sa akin, nagulat. Lalo nang masibuano, kasi iba ibig sabihin nun. Oo. Magaling ko pa naman, I jump over it, sabay sigaw ng... Sige nga, sa mga katinig natin dyan na nakikinig ngayon, ano yung language ninyo na alam nyo, perhaps in your dialect, kung may dialect kayo, or kahit Tagalog, kung Tagalog kayo, na iba ang ibig sabihin nun on the other language. Yun. Katulad po ng ano, in Bicol, uragon means magaling. Right? Uh-huh. In Waray nun, uragon has a sexual connotation on it. Oh. Sa amin po, sa Karaya, pag ibig sabihin na uragon, ibig sabihin nun, sobrang landi mo. Yun, something like that. Yes. Ah. Kaya pag kinabihan kang uragon, ayan, medyo masama. Not good yan. So, mga katinig, kung halimbawa po ang kausap ninyo ay taga-ibang probinsya, mag-iingat po tayo sa mga words na ating bibitawan. Because words from what I know, for example, is not the meaning is not the same to halimbawa Cebuano or yeah. Kayo sa Ilocos, do you have a word na ibang pagkakaintindi sa Tagalog? Hindi ko maalala. Okay, mas ano kasi ako sa Bisaya, mga Bisaya kasi kakilala ko. Yeah. Yeah, sabi ni Didi Charmy, bitter mag Tagalog na lang po para safe. Ayan. Yeah. Kagaya ng mga ano dito, ng mga Bisaya dito sa Germany, pag mayroong nagkikita-kita sila, yung mga Bisaya, nag-i-English talaga sila kasi ano eh, mas comfortable sila sa ano, kaysa sa, ewan ko, bakit di sila mag-Bisaya? No, alam mo kasi, and I told you guys this in the radio, in Tinig Pinoy before, is that ang mga Cebuano, everything they have is Cebuano. The radio is Cebuano, television is Cebuano, the print media is Cebuano. Everything in the language is Cebuano. And then they go to school and learn the English. They even translate the national anthem in Cebuano. You see? Oh, mm-hmm. Yeah, they did. Yeah, I heard some radio station from Cebu that they are playing national anthem, you know, the sign on and sign off. Mm-hmm. They are playing Cebuano Lupang Hinirang. You see? Oh. Sa inyo, yeah. Lawrence, sa Ilocano. Well, ano, wala kaming translation ng Ilocano sa national anthem, pero ang tawag nito, yung mga radio din, Ilocano din. Ayun, ang print media mo, ang print nyo, newspaper, Ilocano din or English? Ilocano din, Ilocano. Okay, see?
You see, sabi ni Dina, hello, ang ating host tomorrow with DJ Lawrence. Hi, Dina. Sa Ilocano ay maulaw. Maulaw, ayun, ang maulaw. Kasi, ano ibig sabihin, maulaw sa Ilocano na hihilo. Oh, yeah, that yeah, is... Yeah, yeah, yeah. Thank you, Ate Dina. Mm-mm. So, nahihilo pala sa Ilocano ang maulaw. Okay. Ay, ito rin, ano? Maulaw ko kanimo, Dina. Yeah. I have a funny question with that, ano? Wala, nabigla pa lang, nahihilo ako sa'yo, Dina. Yeah. Nahiya ako sa'yo. Naalala ko tuloy. Ito totoo nangyari to. Nagda-drive kami, may kasama kaming taga Cagayan de Oro, which is Visaya, ano. Dito, approaching the river, ano, dito sa Ottawa. Sabi niya sa car, oops, sabi niya, ang daming langgam. Nagulat kami. Na, hindi, ako alam po kasi alam po yung langgam. Ibon. Ibon yes. Yun eh. Sa Cebuano, langgam is ibon. Eh, sabi, ang daming ibon doon sa ano sa ilog. Yung, alam mo yung mga geese, ganun. Yes. Ibiglang napasigaw siya na, oh, ang daming ibon doon. Na daming langgam. Sabi naman ni Mrs. Mari, ang linaw naman ng paningin mo, pati langgam nakikita mo doon. Good one. See? Pero sabi ko, ay, hindi po yan, ano, ibon po ang ibig niya sabihin. Nakakatuwa, nakakatuwa. I forgot about that. I know for a fact na yung mga grandparents minsan dito sa Canada, kung kasama, let's say, ang grandparents are Ilocano, it is likely the children would speak Ilocano because the grandparents would speak to the children in Ilocano. Mm. I'm not sure about Bisaya, kung binibisaya din nila. I know I failed in that. I just speak English so everybody understand. English with the Bisayan accent. So yung mga anak ko speaks English in Bisayan accent. Oh, talaga? Yung Bisayan accent talaga. Kaya grabe ah. Yung mga anak ko naman, sabi ng mga doktor nila nung maliliit pa sila, kausapin mo sila ng language ninyo sa Pilipinas, sabi. Kaya lang, syempre, pati ako naman nandun ako sa point na nag-aaral ako ng German. So, ginagamit ko yung pagkakataon na matuto rin ng German sa mga anak ko. So, hindi ko sila naturuan. Pero sabi ko naman, matututo naman sila ng English. Yung mga Filipino naman, marunong naman mag-English. Yun na lang ang ano ko. Yan din ang sabi ng teacher ng anak namin nung nag-elementary siya. Sabi niya, wag daw namin iwala yung aming local dialect kasi kailangan din daw po yun. Hmm. Kaya ngayon, yung anak ko, apat yung lingwahe. Wow. Marunong siya lahat? Marunong siya lahat? Marunong siya mag-French kasi dito French ang kailangan, English. Marunong din siya ng konting Bisaya, yung Karaya. At saka Tagalog kasi nanonood ng Tagalog movies yun. Ah, ang galing naman. Okay. Mayroon dito, may-ari siya ngayon ng Filipino restaurant, na, maliit lang na restaurant. Ano siya, pinanganak siya dito sa Germany, pero napakagaling niya mag-Tagalog at mag-Bisaya. Dito siya lumaki ah. Sabi ko, ang galing ng parents mo. Sabi ko ganyan. Kasi sa bahay, sabi niya, kinakausap ako dati ng nanay ko ng ano, tsaka yung mga kamag-anak ng Bisaya, tsaka ng ano. Sabi niya, ilang taon na siya ngayon? Over 30 plus na yata siya eh. Ang galing niya talaga kahit kausapin ng Bisaya, Tagalog. Siya, no? Yung anak ni Kuya Jerry, pag kausapin mo ng Tagalog yan, diretso yan, no? Kuya Jerry? Yeah. Pero kung talagang, lalo na pag Bisaya, pag masyadong malalim na Bisaya, sabihin sa iyo ano po yung tatay, sasagutin ka ng ganun. Oo. Yeah. Pero ano, yung Tagalog niya tsaka Karayaan niya as in Canadian accent siyempre. Oh, at least Bisayan accent yung mga anak ko. Didi Charme, oo nga naman, sobrang ginaw ang mga mata, pati langgam habang nasa biyahe nakita, di ba? Yung ito kaya, naman mga anak ko, mahilig lang sila, yung 16 years old ko, na ano siya, yung pag may nakita siyang Asian, uy Asian, mama Asian, uy ganyan, mama nakakilala ako ng Pilipino, yung gano'n, yung ano sila, yung parang hindi ko alam kung anong feeling ng half nationality, ano, parang feeling nila proud na sila na Pilipino sila.
That's ganun. Ang alam ko lang na yung mga anak ko pag pumupunta sa mga auntie nila, pag uwi nun, my auntie, sasabihin ko, my auntie Bibi always making me eat everything. Kasi sa bahay, yung tatay nila, you will only eat until you're full. When you're full, you stop eating. Eh sa atin, finished. Kain. Yung asawa ko nung nasa Pilipinas siya, di syempre, kain ano. Tapos sabi ng ate ko, tsaka ng kuya ko, sabi, kain ka pa, Mai, kain ka pa. Sabi ganyan, I told you I'm full. Sabi yeah. Ba naman? No, because ganun sa kanya, pag sinabi nila, okay na, tapos na. Oo. Sabi ko, hayaan mo lang. Sabi ko kasi ganyan ang practice ng Filipino. Kahit pag ayaw mo na, di okay lang. Sabihin mo, yes, yes na lang. Sabi ko, hindi ko mong sasabihin, I'm ganun. Kasi honest lang sila eh. They would say. Oo. They would ano say. Yung ano nila, kung ano yung nararamdaman nila, ganun. Yeah. Kasi sa atin, nakararating mo pa lang, hindi ka pa nakagtanggal ng kote. Pakakainin ka na. Oo. Like, pasok ka na, kain na. Ganun, di ba? Sobrang naman yata tayo kasi sa pagka-hospitality. Hindi. Let's say you're going to a Canadian house or I think in your case, German house. Minsan we joke about kain muna kayo sa bahay. Kasi usually, they entertain you, they offer you a drink. Matagal-tagal pa bago yung dinner na yan. So kung tayo, pupunta tayo sa party, gutom na tayo, di ba? Ready na kumain, ready ng pagkain. At saka may dala pa yan pa uwi. Oh, and most Canadian family, yung asawa ko, kung siya ang cook, hindi yan mag-umpisa magluto until andyan na kayo. Oh. So, pa kayo, tapos magluluto siya. So, kung gutom ka, kawawa ka. Kumain ka muna sa bahay. Hindi naman mag-appetizer sila. At saka dito, pag halimbawa nagpatrabaho ka, ganyan, hindi mo obligasyon yung tao na pakapihin or pakainin, pamiryendahin. Wala silang ganun. O kaya dadalaw ka sa, dadalaw ka sa mga kamag-anak. Mayroong hindi mag-alok ng kape or ng tea, ganun. Sharon daw partner. Sharon. Sharon lang partner, no? Sharon. Isa Sharon Cuneta. Ayaw ko, baka may... Si Charmay. Baka may message yata siya sa akin. Hindi ko lang nabasa. Dito niya na-type. Oo. Nako, Kuya Jerry, it's 9:55 na. Ganda ng kwentuhan natin. Hindi na tayo nag-OPM song. So mga katinig yon. Ano, kung nakikinig po kayo, feel free to comment kung ano po ang word na alam nyo na iba ang kahulugan in other dialect sa Pilipinas. Si Sharon ba, DJ Charmay, nagbabalot ng pagkain pagkatapos ng party? Kaya pala. Ayaw may Marites, may Sharon, ganon. Siguro, ganon. Okay. You're a little late about that. Hindi ako masyadong sa mga Marites, Maribel, ano pa, ang dami-dami niya ni. Marisol. Marisol. Kung mag-invite kami ng tao at ang asawa ko ang cook, aalamin niya kung ilan lang ang darating. At bago pa yan magluto, tatanungin ka pa, do you need a whole steak or half steak? Yeah. At yun lang ang kakainin mo, yun lang. Hindi maraming menu, hindi. Yun lang. Potato kung potato. Kaya yun. Into ba sabi ni Dina, it's a conversation that matters. Yes. Yes, they talk. Ansyan ng mga chismos. It's kwentuhan. When you come and visit, especially for dinner, ganyan, it's the kwentuhan that matters. Correct si Dina, yeah. Pag ako nag-i-invite, pag birthday ko, pag June, ganyan, yung mga kaibigan ko, may baon yan pag uwi. Lalo na pag nag-spaghetti ako, yung tinatawag kong Jollibee spaghetti ko, nako, may baon yan pa uwi. Diba? kahit sauce lang. Si Sharon, kinauso ang verse na song na ibinalot mo ako. Si Sharon, ano ba yung kanta niya? Iba! Ayun! Oh, ayun! Ayun lang ninyo.
Bituin walang ningning. Ah, ayun pala yun. Hindi tayo updated. Biggie Charmy, balutin mo ako. Balutin mo. Yes. Ay, kaya. Balutin mo ako. Ganun pa ba yun? Mabahal, yun ba yun? Ganun pa ba yun? Biggie Charmy, akit ka kasi dito. Kawawa naman. Kaya nga, oh, nasa GC naman yung ano. Nasa GC naman yung link. Kuhatin. Ang tagal niya tayong tinuruan. Sabi ni Dina, sa Pilipinas, sa Pilipino daw kasi culture, it's food because it's social currency. Yeah, that's yes, true. Yes. Para sa akin din, ang culture is food. Talaga. Kung mag-invite kami usually, isang family lang, ganyan. Yun lang, abutin yung kwentuhan until the end. Talagang focus ka, that's it. Ganun rin dito. Pero pag yung iba na nag-i-invite na mga German tapos birthday sa restaurant para ano, pero kung sa bahay lang, one family lang kasi mahirap mag-entertain ng iba-ibang ano, iba-ibang and I think also sa amin dahil hindi ako marunong magluto. So ang nasawa ko ang chefs, kung ano lang siya, ang comfortable sa kanya, yun lang. Naku, pagluluto kita ng ano pag pumunta ako diyan sa iyo, Miss Regina. Ng Filipino. Yeah, but Filipino food tayo, sige. Nagutom tuloy ako, parang gusto ko tuloy ngayon ng humba. Humba? Oy, masarap ako mag-aray ng humba. Share the recipe. Okay, Kuya Jerry, recipe ng humba. Eh, hindi ko po alam yan kasi hindi po ako okay. Nagluluto sa pamilya. You know the humba, Charmaine? I mean, sorry, DJ Lawrence? Yes, yes. Ang tawag niyan sa Tagalog, ano, matamis na ako. Ano, may tawag diyan sa Tagalog, hala, nakalimutan ko, Mariosep. Makatinig, ano ang humba sa Tagalog? Kasi daw, in the waray nun, at saka very specific ka talaga, we tried cooking humba na yung pang-roast, hindi maganda. Kailangan niya talaga yung pork belly. For humba to be successful and to be very good, it has to be the pork belly. Kasi yung fat ng ano ng kasi humba. Yun yung magpapasarap sa humba. Mm-mm. Do you put peanut in your humba? Hindi, sa Tagalog hindi. Okay. Walang. At saka yung ibang Bisaya rin na recipe ng humba na nakain ko, wala rin peanut. Okay. Do you put yung ano ba yun, yung the black beans? Okay. Black beans. Do you put sugar? Pineapple yes. juice? Sometimes sugar, pineapple. Ganun pala yun. Tapos naglalagay din, sa Tagalog, naglalagay kami yung bulaklak ng saging. Yun. Ayun, oo. Nakuha ko na kung ano yun. Gustong gusto ko yun. Kahit yun lang kinakain ko, okay na sa akin. Kahit ito na yung karne. Nagutom na ako. Nalagyan ko sa buffet itong mga anak ko. Adobong matamis, bulaklak na saging. Nakalimutan ko ang tawag sa, may tawag pa kami sa Tagalog niya na. Adobong matamis daw. Adobong, may iba pang tawag. Si Charmy, gusto ko na Charmy, taga-adot sila, di ba, kaya na Kuya Dan province. Taga Pampanga yan eh. Maragul yan, Maragul. Kaluguranda ka. Mm-hmm. Ayan, sabi ni pineapple juice. Humba, pork hock cooked with dark soda sauce, pineapple juice, puso of ng saging with brown sugar. Oh, yun pala yun. Yan, oo. Although iba, may variation yan, depende sa lugar. Iba-iba rin ang tawag minsan. Pero yun pa rin siya. Minsan hinahaluan nila ng iba. Minsan may ano rin. Mahal kita in Kaluguranda. Mahal kita is Kaluguranda ka. Meron kaming guest na, na man and woman. Sa German daw dyan, no? At ayaw ko kung tama. Islibidish. Islibidish. Ano yun? Islibidish. Ano yun siya? I love you. Ah, yan ang sa German. Ang sagot naman, pag mahal mo siya, is libidish au. Okay. Ano siya, mayroon siyang throat, ano, auch. Auch. pag may sore throat ka, hindi ka makakasalita ng auch.
Aw na lang. It's liberty. Aw. Eh, French mo nga, Kuya Jerry. Sagutin mo kayo ng French. Ano ba sa French? Merci beaucoup. Hindi, thank you yun eh. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime. So mga katinig, kayanan niyo po bukas, DJ Lawrence, Dina, and Chairman are going to be in the show. Isang oras pong non-stop pong talaktakan yan. Ano ba yun? Ate Dina, talakayan. Talakbayan. Ate Dina, anong natin bukas? Anong topic natin? Sibuyas na naman. Ako, alam mo. Nakita ko. Kasali sana ako last week. Kasi may pinost si Dina na yung tungkol doon sa kung total ban ba daw ang Kuwait. May opinion ako doon eh. Pinagpraktisan ko na yung opinion ko eh. Oh. diba? Sige, bukas, pag pwede ako, kung yun ang topic nyo, eh, pagpapraktisan ko yung opinion ko. Ganun eh. Alright, Jerry, it is 10:02. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po sa pakikinig sa maraming amin. Maraming salamat din po. Magpaalam na tayo. Mga katinig, maraming salamat po mga katinig sa panonood at pakikinig dito sa atin sa Tinig Pinoy Radio at sa ating audio streaming po at sa CKCO 93.1 FM sa Ottawa, Canada. Thank you po. Thank you po. Hanggang sa susunod na Sabado po. Thank you, DJ Lawrence, Kuya Jerry. Ako po si Regina Saucing, CKCO 93.1 FM, Tinig Pinoy Radio. Until next Tuesday. Okay, mag-iwan po ako ng isang OPM mula po kay Kap Freddy Aguilar. Pakinggan po natin or panoorin po natin, mga katinig. Alam po. Ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan.